oras na ito, mga minamahal, hinihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo sapagkat mga minamahal na sa pinaka-importante mga minamahal na bahagi na po tayo ng gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Pinoy Kristo. Sa mga oras na ito, mga minamahal, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Edwin Monte. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, my beloved co-preacher. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamalapin ng mga minamahal at tayo po'y sama-sama po manalangin. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon, sa mga ospitong malapinoon. Hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat, malapinoon. Hallelujah. Sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, malapinoon. Higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa'yo, matamis na presensya, malapinoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa gana aking wala akong makagawa. Ikaw maglagay na makataga sa aking mga labi, O Diyos. Pagpalain mo po mga salita mo, malapinoon. Sa unat dalangin ay po minamahal, ginagala aming malapastor. Langisan mo mga salita mo, O Diyos. At sa pangalan mo, mahal na Panginoon, aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pag-alinlangan. Demons of belief and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at kayo po'y makabalik sa inyong mga kinaupuan. Praise God. At bago lahat, ay pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamalapin ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And I give double honor and respect to all dearly beloved, honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, then time prophet of our loving God, and always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lucy Almeida, and also the beloved children, the whole family, mga minamahal. Praise God, hallelujah, sa lahat po na ating minamahal, mga kapatiran. Praise God sa aking mga kapong gagawa, kapong mga aral, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ating mga webcast viewer. Praise God, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapin ng mga minamahal sa umagang ito. Mga minamahal, na tunay tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos na patuloy po tayong binibigyan ng lakas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Totoo po na napakalawak po ng gawain ng malapay noon. Talagang hallelujah, talagang kulang ang oras, mga minamahal. Okay, talagang makikita natin, napakalawak, ang daming gawain, mga minamahal. Talagang sa ngayon ay talagang busy-busy po sa mga gawain ng malapay noon. Praise God, hallelujah. Kanina po ay galing po tayo sa ating First Crusade sa Rosales, mga minamahal. At bago yan, mga minamahal, praise God. So meron din tayong mga activities, mga minamahal ko, sa mga pulisan na tayo po ay nagtuturo din po doon, mga minamahal, ng good moral, mga minamahal. At so napakalawak ang gawain ng malapay noon. So mabuting balita ng Diyos, mga minamahal, ay talagang ito po ay dinadala na po natin, mga minamahal ko, dyan po sa mga ahensya po na ating mga ating government, mga minamahal ko. Nakita po nila na napakaganda po na ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, praise God, hallelujah, ay ito po'y madala po natin sa kanila. Amen? Everyone say, praise the Lord. At tunay po, mga minamahal, na sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise God, ating buksan ng Hebrews chapter 10, verse 39. Kindly po, pakibasa po sa ating mga Bible reader. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa aklat ng mga Hebreo. Ang kabanata ay Jesus at ang talata ay 39. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. Praise God. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Mga minamahal ko. So sabi po ng Biblia, mga minamahal ko, tayo po'y hindi na doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, mga minamahal. Praise God. Ito yung buhay natin dati, mga minamahal, na tayo'y mapapahamak dahil sa kasalanan. Ito yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko. Hallelujah. No? Hindi na tayo doon babalik, mga minamahal ko. Tayo po na pinagpala na ng mahal na Panginoon, nakaranas na ng kabutihan ng Diyos, pagpapala ng mahal na Panginoon, nagsigaling ating makaramdaman
Nagbago ating mga buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan sa buhay natin. Mga minamahal, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, mga minamahal ko, ikaw pa ba'y pabalik doon sa dati mong buhay? Mga minamahal, sabi ng Biblia, hindi na po tayo doon, mga minamahal. Hindi tayo babalik pa roon sa ikapapahamak ng ating kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, natunay po na napakabait ang ating dakilang Diyos sa buhay natin. Sa unang dalangin ng ating dearly beloved na Lord, Pastor Evangelist Wilson Stad Almeda, mga minamahal ko, the end time prophet of a loving God, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Mga minamahal, naabot tayo ng habag ng Diyos, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya sabi rito, mga minamahal, doon sa mga may pananampalataya ay sa kaililigtas ng kaluluwa, mga minamahal. Doon na po tayo, mga minamahal, sa ikaliligtas ng ating kaluluwa, mga minamahal. At hindi na rin sa ikapapahabak natin, mga minamahal. Kaya nga po sabi ng ating beloved Lord po, Pastor, mga minamahal, ano pa ba ang babalikan natin sa sanlibutan? Ano pa ba ang babalikan natin, mga minamahal? Yung ikapapahamak, mga minamahal, ng ating kaluluwa, na ito po'y bunga ng kasalanan, perdition, mga minamahal, ito'y ikapapahamak, is the fruit of a sin or evil doing, for the wages of sin is death, sabi ng Biblia. No. Yung kasalanan, ito'y magbubunga, mga minamahal. Ano'y bubunga nito, mga minamahal? Kamatayan, mga minamahal. Ngunit ang pangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya at pagpapatuloy sa mahal na Panginoon, maglilingkod, iiwan ang kasalanan, mga minamahal. Ang pangako ng Diyos ay ang buhay na wala hanggang, mga minamahal. Praise God. Romans chapter 6, verse 23. Dito pa rin po, mga minamahal, sa bagong tipan, sa kalat po ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 6, versikulo po 23. Sabagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Praise God. Mga minamahal ko, sabi ng Biblia, mga minamahal, yung kasalanan ay magbubunga yan, mga minamahal. So tayo po na hinangon na ng malapay nun sa kasalanan, sabi ng Biblia, babalik pa ba tayo doon sa ikapapahamak? Mga minamahal, hindi na natin babalikan yan. Mga minamahal, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Mga minamahal ko, ikalawang kamatayan, mga minamahal, na ang sabi ng Revelation chapter 20, verse 14 and 15, mga minamahal, ikalawang kamatayan. Ano ikalawang kamatayan na yon? Sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, naratili sa kalooban ng Diyos, wala ho tayong ikalawang kamatayan. Ang sa atin, meron tayong ikalawang buhay. Buhay natin ngayon at ang susunod na buhay natin doon sa piling ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Kaya mapalad, mga minamahal ko, yung mga nauna na sa atin, nandun na sa langit, pinagpala po sila ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang nakakatakot, mga minamahal ko, yung kantin ng tao, yung ikalawang kamatayan na sinasabi ng Revelation chapter 20, verse 14 and 15, mga minamahal ko. Hindi ko naibigay yung verse na ipakibasa po, yung Revelation chapter 20, verse 14 and 15. Kaya po. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 20, ang talata po ay 14 at 15. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagat ang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagat ang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungan na kasulat sa aklat ng buhay ay ibinulit sa dagat-dagat ang apoy. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, this is the second death, mga minamahal ko. Ano yung ikalawang kamatayan na yun, mga minamahal ko? Kapahamakan.
sila ibubulit doon sa impyerno, mga minamahal. Kung saan ang apoy at ang uod ay hindi namamatay, mga minamahal ko. So hindi biro, mga minamahal ko, na ikay magpahamak. Kaya nga tayo naglilingkod, mga minamahal ko. Praise God, bakit? Para tayo po'y hindi mapahamak at tayo ay maging tagapagmana ng buhay na wala hanggang, mga minamahal. Eh kung naglilingkod ka at di mo inaayos ang paglilingkod mo, mga minamahal ko, naku, napaka-delikado niyan, mga minamahal ko. Mabuti na yung maging sigurista tayo sa ating kaligtasan. Ang ating dearly beloved noble pastor, napaka-sigurista pagdating sa kaligtasan, mga minamahal ko. Praise God. No? Napakahalaga po. Hindi ho biro, mga minamahal ko, na tayo'y mapahama. Ngayon na tayo may kaligtasan, mga minamahal, pahalagan po natin yan, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, pag hindi nasumpungan ang pangalan mo sa aklat ng buhay, naghihintay sa iyo ang kapahamakan. Naghihintay sa impyerno, mga minamahal. Ngayon ay malinaw na malinaw ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Tayo na sa kalooban ng Diyos, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, mga minamahal. Nasa kabutihan ka, malinaw ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero pwede pa bang mawala yan, mga minamahal? Ano ang sabi ng Exodus chapter 33? Verse 32, mga minamahal ko. So kung kita nagkamali, pakibasa po yan. Exodus chapter 33, verse 32. Ito po ang sinasabi. Sa aklat ng Exodus, ang kabanata ay 33, at ang talata ay wala. So, kung ano, baliktad po ata. 33, ang talata ay 32. Kung hindi po yan, baliktad rin na lang po yung verse. Parang nagkamali ako dun sa... Sige po, pakibasa nga po yung... 32:33. Yes. Amen. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Amen. Amen. So malinaw po ang sabi ng Biblia. Ngayon, malinaw ang ating mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay na tayo nagpapatuloy sa kabutihan, nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Malinaw ang ating pangalan. Pero ito ba'y matatanggal? Sabi ng Biblia, kung tayo'y babalik sa kasalanan, ang sabi ng Biblia, tatanggalin ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Oh, tatanggalin, mga minamahal. Oh, kaya, ang pinakamaganda ngayon, magpatuloy ka sa kabutihan, magpatuloy ka sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Tiyakin mo ang iyong kaligtasan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, sa mga tunay na anak ng Diyos, but we are the true sons of God, mga minamahal ko. Ang sabi ng Biblia, we are not of them who draw back unto perdition. Hebrews chapter 10, verse 35. Kaya po. Dito ba rin po sa aklat po ng Hebreo, kapitulo 10, versikulo po 35. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Amen. Praise God. Sa managnanais ng kaligtasan, sabi ng Biblia, huwag natin itakwil ang inyong pagkakatiwala. In other words, mga minamahal ko, yung ating pananampalataya, mga minamahal, na meron tayo ngayon, mga minamahal, na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ipagpatuloy po natin ito. Bakit, mga minamahal ko? Sapagkat merong dakilang gantimpala, great reward. Everybody say, praise the Lord! Ano itong dakilang gantimpala? Yung pinagpala ka sa material, financial, mga minamahal ko, iambay sapat na, tandaan po natin, anuman meron tayo ngayon, kahit gaano tayo kayaman, hindi natin madadala yan. Everybody say, praise the Lord! Wala tayong madadala, hanggang dito lang yan. Ang pinakamahalaga ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, na may kaligtasan ka ngayon at ang kaligtasan na yan ay panghawakan mo, mga minamahal. Hallelujah! Yan ang napakahalaga ngayon, mga minamahal ko, sa buhay natin. Kaya sabi rito, magpatuloy ka. Yung paglilikod mo, mga minamahal, ipagpatuloy mo yan. Yung pananampalataya, nasumpungan mo. Hallelujah! Ipagpatuloy mo yan, mga minamahal, sapagkat yan
ay may naghihintay na gantimpala, dakilang gantimpala, mga minamahal ko. Ito po ang pangako ng Diyos, mga minamahal, doon sa buhay na wala hanggan. Kaya tayo naglilingkod, mga minamahal, hindi dahil sa material na bagay. Hindi para lang gagaling ang ating karamdaman. Kaya tayo naglilingkod, mga minamahal, ang dahilan upang tayo po ay makapasok sa pangako ng Diyos, mga minamahal. Yan ang ating layunin, napakagandang layunin, mga minamahal ko, kung bakit tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, praise God. Dahil kung maglingkod ka lang sa malapin dahil sa material, mababaw ang paglilingkod mo. Na naglingkod ka dahil sa kagalingan lang ng karamdaman mo, mababaw ang paglilingkod, mga minamahal ko. Ngunit kung tayo naglilingkod, mga minamahal, para sa ating kaligtasan, mga minamahal, kahit hindi mo hilingin sa malapin na pagpalain ka, gagaling ka, pagpapalain ka at pagkagalingin ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil pag nauna mo ang kaharian ng malapin noon, inuna mo ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay idaragdag na lang sa'yo. Ayan ba, say praise the Lord, mga minamahal. Kaya sabi rito, mga minamahal, tayo po na mga pinagpala ng malapenon, hindi na tayo babalik doon sa dating buhay natin. Ano pa bang babalikan mo doon? Ano naghihintay sa'yo, mga minamahal ko? Kaya nga inalis tayo ng malapenon sa dati nating buhay. Bakit? Mapapahamak tayo doon, mga minamahal. Anong buhay natin na meron tayo noon? Nandun tayo sa kasalanan, mga minamahal ko. At ngayon, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Hinangon tayo ng mahal na Panginoon. Dinala sa kaliwanagan, mga minamahal. Dinala sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakapalad po natin. Marami naghahanap ng kaligtasan. Mga minamahal, hanggang ngayon sinasaliksik pa nila. Pero tayo, narito na, mga minamahal. Ipagtatrabaho na lamang natin, mga minamahal ko. At tiyak na ang pangako ng Diyos. Praise God. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, mga minamahal ko. So, anong dapat gawin, mga minamahal ko? Praise God. Hebrews chapter 10, verse 23. Dito po sa Hebreo, Kabanata 10, ang tala po ay 25. 23 po. Dito po sa 23. Na atin ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Yes, hallelujah. Let us hold fast the profession of our faith, mga minamahal ko. Na atin ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Bakit, mga minamahal, upang huwag mag-alinlangan? Ingatan natin matibay yung ating pagkakilala sa Diyos, yung ating pananampalataya, mga minamahal, upang tayo'y huwag mag-alinlangan sa pangako ng Diyos, mga minamahal, sapagkat tapat ang nangako sa atin, mga minamahal. Yung nangako sa atin, hindi tao, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Siya'y nangako sa atin ng buhay na wala hanggang, mga minamahal ko. Lahat ang pangako ng Diyos, ito'y mangyayari at tutuparin ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Yan sabi ng Biblia, pangawakan natin yung pangako ng mahal na Panginoon. Hindi katulad ng tao na nangako sa atin yan, mga minamahal ko. Minsan ang pangako ng tao hanggang pangako na lang, mga minamahal. Wala na yung katuparan, mga minamahal. Pero ang ating dakilang Diyos, wala ho siyang ipinangako na hindi mangyayari sa buhay natin. Lahat ng yan ay magaganap sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magkalilangan sapagkat tapat ang nangako, mga minamahal. Ingatan natin matibay, mga minamahal ko, mga praise God, ang sabi ng Biblia, sundan po natin sa Revelation chapter 2, verse 25. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis, ang kabanata ay 2 at ang talata ay 25. Gayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. Amen. Amen. Praise God. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ingatan nating matibay. But that which we have already our faith hold fast till I come, mga minamahal ko.
Gayun may ingatin ang nasa atin, ang nasa atin, maminamahal. Ano yung nasa atin, maminamahal ko? Yung pananampalataya, maminamahal ko, na tumubo sa ating mga puso. Ito yung ingatan natin, maminamahal ko, na huwag madungisan ang ating pananampalataya, maminamahal ko, na huwag madungisan ang ating paglilingkod, maminamahal. Huwag madungisan ang ating pagiging Kristiyano, pagiging tunay na anak ng Diyos. Ingatan natin ating mga patotoo sa buhay natin, maminamahal ko. Hallelujah. Napatunayan natin na totoo ang Diyos sa buhay natin, maminamahal ko. Na mga patotoo natin ay totoo sa ating buhay, maminamahal. Hallelujah. Praise God. Na tayo nagpapatotoo na binago ng mahal ng Panginoon. Dapat makita talaga sa atin yan, maminamahal ko, na hindi lamang natin sinasabi sa harapang ito, kundi dala-dala natin yan hanggang paglabas natin sa ating bahay-sambahan, mga minamahal. Yung patotoo na meron tayo na totoong binago ng Diyos, dapat dala-dala natin yan kahit saan tayo pumunta, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ang nasa ating pananampalataya na tumubo sa ating mga puso at ang kaligtasan, mga minamahal ko, na meron tayo, ingatan natin yung kaligtasan na yon, mga minamahal ko. Dahil ang kaligtasan na ito, mga minamahal ko, walang makapagbibigay sa atin ito kundi ang ating pinakamamalapin noon lamang, mga minamahal. Hindi ito mabibigay ng ating mga mahal sa buhay, ng iyong kaibigan. Hindi natin mabibili ang kaligtasan kahit gaano kakayaman. Ang kaligtasan ay nagmula sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Praise God. Ingatan natin mabuti. Nabunga ng ating pananampalataya ang kaligtasan ito, mga minamahal ko. Praise God. Ang sabi ng Biblia, lalo pat ngayon, mga minamahal ko, no, na mas malapit na sa atin ang panahon kesa nung una. Everybody say, praise the Lord. Nung una tayo maglingkod sa malapay noon, para bang hindi tayo makapagpapatuloy. Parang hindi tayo tatanggal. Pero ngayon, mga minamahal ko, nakita natin, ilang taon na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon pa ba tayo atras, mga minamahal? Malayo na ang ating nilakbay, mga minamahal. Aatras ka pa ba, mga minamahal ko? Sabi ng ating dearly beloved na pastor, saan ka pupunta, mga minamahal ko? Babalik ka ba sa sanlibutan? Ano naghihintay sa sanlibutan, mga minamahal ko? Ano naghihintay sa kanila? Kapahamakan. Babalik ka ba sa kasalanan? Ano naghihintay sa kasalanan? Kapahamakan, impyerno, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, tayo po na nagkamit na ng kaligtasan, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Praise God. So iayusin natin yung paglilingkod natin sa malapay noon, mga minamahal ko. Dahil kung hindi maayos yan, mga minamahal ko, baka tayo mapahamak din, mga minamahal. Ayusin natin ang ating paglilingkod, tayo lumakad ayon sa kalooban ng malapay noon. Maging pagpapala tayo sa ating kapwa, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Ano ba sabi ng Biblia, mga minamahal? Praise God. Nalalapit ngayon, mga minamahal ko, ay nalalapit na. Romans chapter 13, verse 11. Kindly po. Dito pa rin po sa aklat po ng Roma, kapitulo 13, versikulo po ay 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na magsisigising kayo sa pagkakatulog, sabagat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisambalataya nang una. Amen. And that knowing the time, that now it is a high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than we believe, mga minamahal ko. Mas malapit na sa atin ngayon kaysa nung nagsimula tayo, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, huwag nga tayong mga natutulog, mga minamahal ko. So ibig sabihin dito, mga minamahal ko, gisingin natin yung pananampalataya natin, mga minamahal ko. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon pa, sabi ng Biblia, na mas malapit na sa atin ngayon. Nakikita na natin, mga minamahal ko, yung mga sign, mga tanda na sinabi ng Biblia na malapit na ang pagbabalik natin ng kilang Diyos. Nakikita na natin yan, mga minamahal. At katunayan na sinasabi rin ng Biblia, mga minamahal ko, na kahit ang
ang diablo, maminamahal ko, alam niya na konting panahon na lang na meron siya. So kung konting panahon na lang, maminamahal ko, na meron ng diablo, ano gagawin ng diablo? Double time. Lahat ng paraan, agawin ka. Lahat ng paraan, sirain ka, maminamahal ko. Yun ang gagawin ng kaaway, maminamahal. Yun ang gagawin ng diablo, maminamahal ko. Sapagkat ayaw niya tayo maligtas. Kaya sabi ng Biblia, konting panahon na lang na meron siya. Revelation chapter 12, verse 12, mga minamahal. Dito po sa Apokalipsis, kabanata 12, ang talata po ay 12. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Amen. Yes, hallelujah. Because you know it that he had but a short time. Alam niya na kaunting panahon na lang, mga minamahal ko. Konti na lang yung panahon niya. Kaya double time ang ginagawa ng kaaway, mga minamahal ko. Ano sabi rito? Anong dala niya? Malaking galit, mga minamahal ko. Saan galit ang diablo, mga minamahal ko? Doon sa mga Kristiyanong mainit na naglinig ko sa Diyos. Doon sa mga Kristiyanong sumusunod. Doon sa mga Kristiyanong nagpapalaga sa kanilang kaligtasan. Doon galit na galit ang diablo, mga minamahal ko. Pero huwag tayong matakot habang tayo nagpapalaga sa kaligtasan. Hindi magtatagumpay ang kaaway, mga minamahal. Hindi magtatagumpay yan, mga minamahal ko. Habang pinapahalaga natin ang kaligtasan, mga minamahal ko. Pero tayo mapagbantay, mga minamahal ko, sapagkat sa lahat ng paraan gagawin niya para agawin, sirain ang pananampalataya, mga minamahal ko, yan ang kaaway, mga minamahal ko. Sapagkat ang gusto niya ang tayo mapahamak, ang mga Kristiyano ibalik sa kasalanan, mga minamahal, para pag namatay, impyerno naghihintay sa kanila. Pero sa mga tunay na nagpapahalaga sa kanilang kaligtasan, mga minamahal ko, hindi magtagumpay ang kaaway, mga minamahal. Amen, say praise the Lord. Hallelujah. Kaya lalong-lalo po sa ating panahon ngayon, mga minamahal ko, nakikita natin, mga minamahal ko, kung paano ang kaaway kumikilos sa ating daigdig, mga minamahal. Nakita natin, mga nagdaang itong pandemic dito, mga minamahal ko, gawa ng kaaway yan, ang daming namatay. Namatay, nawala, hindi nakapaglingkod sa Diyos. Paano kanilang kaluluwa, mga minamahal ko? Paano yun? Sila'y mapahamak, mga minamahal ko. Lahat, ang dami niyang ginagawang mga salot, mga minamahal ko, kaguluhan, lahat yan, gawa ng kaaway, mga minamahal ko. Dahil ayaw niya na tayo maligtas. Praise God. Ngunit tayo pinagpala ng malapay, mga minamahal ko. Hallelujah. Tayo nagpapahalaga sa kaligtasan sapagkat nakita natin na unawaan natin ang paglilingkod, mga minamahal, ng ating paglilingkod pala ay para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Hallelujah. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo magpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy po tayo. At sa ating pagpapatuloy, kahit yung mga labas natin hindi pa nakakilala sa malapay noon, dahil sa ating, mga minamahal, darating ang panahon, sila iligtas ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya huwag tayo malungkot kung tayo palang naglilingkod sa malapay noon. Magpatuloy lamang tayo. Anong sabi ng Biblia? Mga minamahal, Acts chapter 16, verse 31. Ito po ang sinasabi sa mga gawa, kabanata ay 16, ang talata ay 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Amen. Praise God. Pati yung ating buong sambahayan ay ililigtas ng malapay noon. Dahil sa atin, mga minamahal, nagpapatuloy po tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Pero ang sabi naman, Pastor, anong kondisyon? Ikaw na nga lang natira, ayaw po magpatuloy. Mga minamahal ko, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal ko, at darating ang panahon, sila po'y ibabalik ng ating dakilang Diyos. Amen, say praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, kung tawagin kami ng mahalapay noon, buong sambahayan po namin, mga minamahal ko,
At dahil sa mga pagsubok, mga minamahal na dumating sa aming buhay, aking mga labas, unti-unti na sila'y nawala, mga minamahal. Pero pinangawakan ko, sinabi ng Biblia, sabi ng mga pastor, magpatuloy ka. Tayo po'y nagpatuloy, mga minamahal. At ngayon, isa-isa silang ibinabalik ng ating dakilang Diyos. Pangako yan ng malapay lo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya sabi ng mga pastor, tayo magpatuloy. Ang kondisyon, magpakainit tayo sa pagliligo sa Diyos. Magpatuloy, mga minamahal. At darating ang panahon, yung ating mga mahal sa buhay, tatawagin din sila ng malapay noon. Makakasama din natin sila sa paglilikod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At kung tayo magpatuloy, mga minamahal ko, ipinangako ng Diyos, mga minamahal ko, tayo'y dadalhin ang malapay noon na kung ang malapay noon nandun sa kanyang kaharian, tayo rin po ay susunod doon, mga minamahal. So walang lugi sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Walang lugi, mga minamahal. Hallelujah! Kung tayo abutan, mga minamahal ko, dalawang klase po ang exit natin sa mundo. Maaring tayo kunin na buhay, maaring tayo kunin ang ating physical na katawan na ito, itong katawan na ito dadaan sa lupa. Pero ang ating kaluluwa, diretso sa langit, mga minamahal. Praise God. Kaya walang lugi, mga minamahal. Hallelujah. Mamatay, mabuhay, ay pakinabang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Walang lugi, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At hindi yun tayo nagbabakasakali ng ating kaligtasan. Hindi yun dahil sa pakiramdam lang tayo ligtas, kundi ating napatunayan sa ating buhay na meron tayong kaligtasan, mga minamahal ko. Kaya nga sabi ng mga pastor, mga minamahal ko, yung malaman mo lang na ikay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, mga minamahal ko, ito'y sapat na. Hindi ka man pinagpala sa material, financial, pero yung malaman mo, patunayan mo na meron kang buhay na wala hanggang, mga minamahal, yan ay sapat na, mga minamahal. Hallelujah. Sinong hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ay yung ang mga nandun sa wala sa katotohanan, nagtitiis din sila, nagsasakripisyo rin, pupunta rin sa tuwing araw ng kanilang pananambahan, nagbibigay din sila, mga minamahal, pero walang preba, walang makita silang ebidensya na sila po ay magmamana ng kaharian ng Diyos, mga minamahal. Basta ang sabi sa kanila, pag nakilala mo na si Kristo, ligtas ka na forever. Ayun ang sabi sa kanila na nagtuturo sa kanila, mga minamahal ko. Totoo po yan, ligtas ka forever kung gumagawa ka ng kalooban ng Diyos. Eh kung nakilala mo si Kristo at bumabalik ka doon sa dati mong buhay, wala kang kaligtasan, mga minamahal. Amen, say praise the Lord. Nag-quote pa sila ng verse, mga minamahal ko. Ano sabi ng Romans 8:1, mga minamahal? Nag-quote pa sila ng verse, mga minamahal ko. Nakakala nila na sila'y maligtas, mga minamahal ko, dahil doon sa kanilang pananampalataya na kapag sila'y nakay Kristo na, ay ligtas na sila, mga minamahal. Totoo po yun, mga minamahal ko. Kung tayo'y lalakad sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Embassy, praise the Lord! Kaya, mga minamahal ko, makikita natin ang pandaraya ng kaaway dahil sa kaunting panahon na lang, mga minamahal, ay dinaya ang mga tao, mga minamahal. Praise God. Ano sabi ng Romans chapter 8 verse 1? Kailin po, pakibasa muna po ang Romans chapter 8 verse 1. Ito po ang sinasabi. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Amen. Amen, mga minamahal ko. So pagka, yung pagka-translate sa Tagalog, mga minamahal ko, na nagdagan na yon. Sa Tagalog, mga minamahal ko, sabi rito, ngayon ay wala nang anumang hatol ang mga nakay Kristo Jesus
Ito yung pinangawakan nila. Kulang po yung pagka-translate, mga minamahal. Pero ang tama, ang sabi rito sa English, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Embassy, praise the Lord! Hindi na hatulan yung mga lumalakad sa Espiritu. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Eh, ano ba yung paglakad sa Espiritu, mga minamahal ko? Wala ka na doon sa kasalanan. Hindi ka na nagnanakaw, hindi ka na pumapatay, hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka na naglalasing, hindi ka na ng mababae, mga minamahal. No, hindi ka na ng daraya ng kapwa, mga minamahal. So yun po ang sabi, mga minamahal ko. Yun ang paglakad sa laman, mga minamahal ko, yung makasalanan na yun. Pero kung lumalakad ka sa Espiritu, mga minamahal ko, ginagawa mo na ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Nagpupuri ka sa malapay na may kabanalan. Hallelujah! Ayan ang paglakad sa Espiritu, mga minamahal ko. So doon sa mga lumalakad sa Espiritu, mga minamahal ko, wala nang paghatol. Mga minamahal ko, tayo'y ligtas, mga minamahal. Ebasi, praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Kaya tunay po, mga minamahal, na napakalapit na ang ating pinakamamalapin noon ay yung kanyang muling pagbabalik, mga minamahal ko. Kaya tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. John chapter 12 verse 26, anong pinangako ng malapay noon? Praise God, hallelujah. Dito po sa aklat po ng Juan, kapitulo 2, versikulo po ay 26. Kung ang sino man tao ay naglingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tayo maglingkod sa akin, ay siya ipararangalan ng Ama. Yes, amen. Hallelujah. Ang sino man maglingkod at sumunod sa mahal na Panginoon, ay kung saan naroon ang ating dakilang Diyos, ay doon din tayo, mga minamahal. Lahat ng sumusunod sa mahal na Panginoon, sigurado po ang ating kaligtasan. Embassy, praise the Lord! Paano yung mga hindi sumusunod? Eh, ang sabi ng Biblia, yung mga sumusunod lang. Lahat ang sumusunod sa malapay noon, kung saan naroon na malapay noon, doon din tayo at may naghihintay pang reward, mga minamahal. Pararangalan pa tayo doon. Everybody, praise the Lord! Kaya tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ito ang pinakamahalagang gawin po natin, mga minamahal ko. So, huwag natin sayangin, mga minamahal ko, ang pagkakataon na tayo po'y naligtas na. Niligtas na ng malapay noon. Hallelujah. Kaya ngayon, ipinangaral ng malapay noon kaligtasan, sabi ng Biblia, kung pababayaan nila ito, sila'y mapapahamak. Hebrews chapter 2, verse 3. Praise God. Dito po sa Hebreo, kabanata 2, ang talata po ay 3. Paano'n makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Amen. Amen. Puri na malapay. No? Mami na mahal. Sabi ng Biblia, mami na mahal. Paano tayo makakatanan? How shall we escape, mami na mahal? In other words, paano ka makakatakas sa isang kapahamakan? Kung pababayaan mo ang kaligtasan na ipinangaral na, itinuro na sa atin, mga minamahal. Eba, si praise the Lord! Yung kaligtasan na meron tayo, kung pababayaan mo pa yan, mga minamahal, eh, paano ka makatakas sa isang kapahamakan? Ano kapahamakan na yun, no? Ang tao hindi maglingkod sa Diyos at hindi sumunod sa malapay noon, naghintay sa kanilang impyerno, mga minamahal. Paano matakasan yun kung pabayaan mo yung kaligtasan? Kaya tayo may kaligtasan na, mga minamahal. Praise God, ipagtatrabaho na lamang natin ito at tiyak na tayo may buhay na wala hanggang, mga minamahal. So hindi tayo naghahanap pa, mga minamahal ko, hindi po tayo nagsasaliksik, kundi tinanggap na natin ang kaloob ng Diyos na ito po ang kaligtasan, mga minamahal ko, na ngayon ay meron tayo niyan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tinanggap na natin yan. Ipagtatrabaho na lamang natin. Praise God. Kaya nga si Apostol Pablo, mga minamahal ko, siya po ay nagsisikap, mga minamahal. Nagsisikap siya. Nagtutumulin, mga minamahal. Praise God. So yung bang
Ibig sabihin na nagtutumulin, hindi mabagal. Talagang nandun po yung kanyang pagsisikap, patuloy na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Nagsisikap siya na gawin ang kalooban ng Diyos. Basahin po natin mga uling talata, mga minamahal ko. Dito po tayo sa Philippians chapter 3, verse 12 up to 14. Praise Ito God. Po ang sinasabi sa mga taga-Pilipos, ang kabanata ay 3, ang talata ay 12 hanggang 14. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot. Datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin ang mahalaga Panginoon. Ano sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal? Hindi niya sinasabing naabot niya na. In other words, hindi niya sinasabing siya'y sakdal na. Perpekto na, mga minamahal ko. Ngunit ang napakagandang ginagawa niya, siya po ay nagsusumikap. Everybody say, praise the Lord! Ito ang pinakamaganda natin gawin, mga minamahal ko. Nagsusumikap, mga minamahal ko. At ang pinakamagandang ginawa niya, mga minamahal ko, na ang sabi niya, mga minamahal ko, but this one thing I do, mga minamahal ko, forgetting to those things which are behind. Yun po ang ginagawa niya, mga minamahal ko, na pagsisikap. Tinatalikuran ang nakaraan sa buhay. Everybody say, praise the Lord! Ano yung nakaraan? Ito yung kasalanan ay kapapahamak natin na tinalikuran niya na. Hindi niya na nililingon pa, mga minamahal ko. At siya nagpapatuloy. Anong kinakaharap niya, mga minamahal ko? Doon siya nagpapatuloy ngayon sa inalagay sa kanyang harapan na ito po ngayon ay ang kalooban ng Diyos na ating ginagawa ngayon. Palakpakan natin ang malapay noon. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagtutumulin, mga minamahal ko, sa gantimpalang naghihintay, mga minamahal. So, ganun po ang ginagawa ni Apostol Pablo. Nakatingin siya doon sa gantimpala ng Diyos, mga minamahal ko, sa pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nagiging matibay si Apostol Pablo, mga minamahal. Hindi niya tinitinan ang mga bagay na nasa likuran. Ano man nasa likuran, ang kasalanan ang magpapahina ng iyong pananampalataya, mga minamahal ko. Ang mga naririnig mo na magpapahina ng iyong pananampalataya, huwag mong pakinggan niya, huwag mong tingnan yan. Ang tingnan mo, ang pangako ng Diyos, ang pakinggan mo, hallelujah, ang Ebanghelyo naman ng Panginoon, ito po ay magpapalakas sa ating pananampalataya. Ang mga imala, ang mga patotoo, ito ang tingnan natin, pagbulay-bulayin natin, mga minamahal ko, araw at gabi, mga minamahal. Napakaraming pagpapala ng mahal na Panginoon sa buhay natin, mga minamahal ko. Hindi ka manghina pag naisip mo yan, mga minamahal. Kaya habang tayo maawit, mga minamahal, kailangan natin ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Without God, we can do nothing. Hindi tayo makapagpatuloy kung walang mahal na Panginoon. Hindi natin magawang kalooban ng Diyos kung walang mahal na Panginoon. Wala tayong kakayanan, wala tayong kapangyarihan. Ang mahal na Panginoon ang tutulong sa atin para maabot natin ang kalooban ng Diyos. Magawa natin, mga minamahan. Hallelujah. Habang tayo maawit, mga minamahan, minsan pa, hayaan natin maghari ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Buksan natin mga puso, mga minamahal. Jesus, kailangan kita. Kailangan natin ang mahal na Panginoon sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah. Upang tayo'y makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi natin babalikan pa ang dati natin buhay, kundi tayo magpatuloy sa kalooban ng Diyos.
Jesus, alam mo ang kagalakan ko. Yes, hallelujah! Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang piyang nalaro ko. Ang buhay ko'y nasa'yo. Paglilingkod, Maminamahal.
ating tiyak na kaligtasan, maminamahal. Hallelujah! Hindi tayo nagpapakasakali, maminamahal. Hindi dahil sa ating pakiramdam lamang, kundi ating napatunayan na tayo ay may buhay na wala hanggang, maminamahal. Kaya kailangan natin na malapit sa buhay natin, maminamahal. Kailangan natin siya, maminamahal. Haleluya. Haleluya. Jesus, kailangan kita. Sa ating minamahal, mga baguhan, maging sa ating mga webcast viewers sa umagang ito, maminamahal. Maglingkod po kayo sa ating pinakamamalapay noon, maminamahal. Mahalaga po, maminamahal, na kayo'y maglingkod at magkamit ng kaligtasan, maminamahal. Praise God, hallelujah. Ang una natin sasagawa, maminamahal, tayo sumampalataya. Ito po ang una, maminamahal. Sumampalataya tayo na merong Diyos, maminamahal, at walang iba kundi ang ating pinakamamalapay na Jesus, hallelujah, na siya pong nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, maminamahal ko, para sa ating mga kasalanan, maminamahal. Hallelujah, praise God. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang merong Diyos, maminamahal. Pangalawa po, ang tinatawag, maminamahal ko, hallelujah, na pagsisisi, maminamahal ko. Ano ang pagsisisi, maminamahal ko? Yung kasalanan pinagsisihan na natin, maminamahal ko, huwag na nating babalikan pa, mga minamahal. Praise God, upang tayo lubusan mapatawad ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Pangatlo po, mga minamahal, ang sabi po ng Acts 2:38, mga minamahal ko, magsisi kayo at pagpabautismo sa pangalan ni Jesus para sa kapapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal ko. Isagawa po ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya sa ating mga webcast viewer, dumalo po kayo upang kayo po'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat, mga minamahal ko, praise God, hallelujah, ang bautismo sa banal na Espiritu. Ang malapit nun lamang ang gumagawa niya, mga minamahal ko. Praise God, hallelujah. Kaya kayo po'y, mga minamahal ko, maglingkod sa Diyos. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay at tanggapin po ang ating pinakamamalapay noon. Hallelujah.
taos pusong pagtanggap, mga minamahal. Hallelujah. At pag nakita na malapit o kay sincero, mga minamahal, tumanggap sa Kanya, kayo'y pagpapalain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. Sumunod po kayo sa aking maikling panalangin. Sabi po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hallelujah, pumasok ka sa aking puso. Gaya mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ko at tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami po ang manalangin sa inyo, mga minamahal. Mapagpala po namin, mahal pa yung Jesus, sa unat dalangin na aming po minamahal, ginagala aming mga pastor, mahal pa yung pagpalayo mo po mga tumanggap sa iyo. Itong umpisa ng kalilang paglilingkod hanggang sa ipagbabalik, sila'y manatili, mahal pa yung noon. Pagpalayo mo po sila. Bless them, O Lord. The mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang mahal pa yung mga minamahal at tayo na po ituloy-tuloy na po sa lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal ko. Praise God. Dadako po tayo sa ating mas healing, mga minamahal. May karamdaman po kayo. Yung isang kamay, ipatong nyo po sa parte ng karamdaman. Mga minamahal ko, isang kamay habang nakataas. Mga minamahal ko, may mga problema, dalawang kamay. Mga minamahal, praise God, hallelujah, palayasin natin anumang merong karamdaman pa, mga problema, makahirapan, panghihina, palalamig, panlulupaypay, lahat ng yan, mga minamahal, ating palayasin sa pangalan ng ating pinakamamalapay na Jesus. Praise God, hallelujah. Tayo po'y manalangin lahat, mga minamahal. Hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Papagpala po namin, mahalapay na Jesus, nato po'y mga anak, malapino, kami po'y nagsusumamo sa iyo. Kabagan mo kami, malapino, patawanin niyo po kami sa lahat na ay mapagkukulang pagkamali sa ingarapan, malapino. Pagpalaan niyo po mga anak mo, malapino, especially our dearly beloved above pastor, Evangelist Will Strad Almeda, maamang buhay pagkalubo sa kanila, the beloved children, lahat ang kalubo sa bayan, mga minamahal. Ingatan at pagpalaan po sila, ang mga patila po namin sa panig ng karamdaman, ikaw magpagaling sa karamdaman nila. Lutasin mo kanilang mga problema, hanguin mo sila sa kahirapan, alisin mo palalamig, palalupay-pay sa kanilang buhay. Pagpalaan mo po sila, bless them, O Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ipatong po natin sa kamay sa parte ng karamdaman. Palayasin lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Demons of incurable sickness, demons of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Be healed. Coronavirus, cast out in Jesus' name. Be healed right now. Bobby, be so vices begun. Panghina, palalamig, cast out in the name of Jesus. Be healed. Complete heal, O God, in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at bilang pananampalataya, tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal, at sambitin po natin, tayo sumigaw, hallelujah, praise the Lord, from the top of our verses, 3 times, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, everybody say, praise the Lord, praise God, purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal ko, God bless you po, mga minamahal, we love you so much, but our dearest Jesus loves you more, and more. Puri pong at hindi kilang Diyos, mami na mahal. Praise God.